pwede ba or ano bang pwedeng gawin para magamit nyo yung old na mga lenses nyo? Like dito sa example ko, ito yung Nikon lenses ko sa Sony camera ko. Pwede ba sila mag-communicate sa isa't isa? Dito sa sample video na ipapakita ko sa inyo, ang ginamit kong mga lenses dyan is yung mga lumang lenses ko dito sa Sony ko. Check nyo na lang. Yun! Kaya kapag nagustuhan nyo yung video na yan at hindi pa kayo nakapag-subscribe, ngayon na yung tamang panahon. Ngayon na yung takdang araw ng pag-iwan nyo ng marka dito sa channel ko. Kaya don't forget to subscribe at kalimbangin nyo na din yung bell icon dyan sa baba para ma-notify kayo tuwing may bago akong videos. Maganda at malamig na araw dyan sa inyo ngayon. Alam naman natin na kadadaan lang nitong si Bagyong Ulysses. I hope and I pray na sana safe kayo dyan. And of course, sana meron kayong shelter na matutuluyan ngayon. I'm Joseph Taglinga pala, a commercial and portraits photographer na nakabase dito sa Singapore. Ito nga dapat yung panahon dyan sa atin sa Pilipinas na malamig, wala nang bagyo. Kasi ano na eh, almost end na ng year ng 2020, ito na dapat yung panahon na itong sakto yung champurado tapos merong tuyo o di kaya mami. Or bulalo. Naku, nakakatakam tuloy. Pero stay safe kayo dyan. Kung saan part kayo ng Pilipinas ngayon, kapag nadanan kayo ng bagyo, sana safe kayo dyan. And sana meron ka pa rin kayong matutuluyan. Hindi tungkol sa pagkain yung pag-uusapan natin ngayon. Based nga sa title ng video ko today, pwede ba or ano bang pwedeng gawin para magamit nyo yung old na mga lenses nyo? Like dito sa example ko, ito yung Nikon lenses ko sa Sony camera ko. Pwede ba silang mag-communicate sa isa't isa? Check nyo na din sa video na ito kung gusto nyo makita kung ano yung ginamit ko sa pag-shoot niyang video na yan. And ano yung mga lenses na ginamit ko and paano ko nagawang mag-communicate yung dalawang ibang brands. Kaya panoorin nyo na lang yung buong video, baka sakaling ma-inspire kayo at magka-idea kayo about sa mounting system ng iba't ibang mga camera brand. Kaya bago yan, pasundan natin agad na. Bakit ko ba naisipang gawin itong video na ito? Well, I have been a Nikon user for more than a decade already. Pero sa mga videos ko, Sony talaga yung ginagamit ko. Nagagamit ko pa ba yung mga lumang lenses ko? Since nga naka-lockdown tayo, tapos puro video lang yung ginagawa muna natin ngayon, well, short answer is yes, nagagamit ko pa rin yan. Lalo na sa mga B-rolls ko, tulad ng B-roll video na kakapanood nyo lang. Lalo na kapag kailangan ko ng bokeh, tapos macro high quality shots. Nikon yung ginagamit ko. Yun kasi yung lens na meron ako ngayon. Yun yung mga available na lenses ko. Kaya yun yung ginagamit ko. Kung kasi tulad nyo din ako na within your shooting years, may mga naipon kayong mga lente, pero nagdadalawang isip kayo kung pwede pa rin ba magamit ito sa mga sa ibang camera brand, lalo na kapag balak nyo mag-switch ng camera brand. Pwede naman kapag gusto nyong i-retain yung old lenses nyo. Or di kaya, pwede naman ding ibenta kapag balak nyo mag-switch talaga ng system. Last option is, pwede din naman kayong maging hybrid shooter or multi-camera brand ang setupan. Yung setup natin ngayon, setup ko ngayon, for photos, I shoot with Nikon kasi, but for videos, Sony naman yung ginagamit ko. Dahil meron na tayong available sa market na iba-ibang camera adapter. Ano ba yung mga adapters na yan? Sa mga hindi nga pala familiar sa mga adapters, ito yung tool na pwede or item na pwede nyo magamit para ma-convert at magamit nyo yung lenses ng isang camera brand para mag-communicate sa different brand. Yung mga camera companies kasi, iba-iba yung mga mounts niya mga yan. Meron silang kanya-kanya lineup ng mga lenses. Kaya yung mga lenses nyo for Canon or Nikon or Fuji or Sony, hindi nyo agad-agad magagamit yan sa isa't isa. Kailangan ito ng adapter or kasi magkaibang mounting system eh. And example of mounts naman, ito yung mga ilan. So for Nikon, nandyan yung F and G mounts. Ngayon meron na silang Z mounts or Z mounts. Sony, merong E and EF mounts. Canon naman, EF and RF mounts. And for Fuji, is yung X mount. Sobrang dami niyan at alam kong mahirap pa maintindihan ngayon. Pero for better understanding na rin, kapag gusto nyo matutunan at pag-aralan yung mga iba-ibang mga mounting system na yan,
ilagay ko na lang sa link sa description below. I-check nyo na lang yung link. I-share ko na lang dito sa details ng video. Ito yung mga lenses nga pala na ginamit ko. First is yung Nikon 50mm 1.4G para dun sa mga bokelicious na part. And Nikon 105 naman, f2.8 macro lens para dun sa mga detail shot na close up at swabe pa rin yung bokeh. At syempre yung camera na ginagamit ko is yung Sony A6400 na E-mount mirrorless camera siya. Yun din yung ginagamit ko sa full shoot ng video na ito. Tulad nga ng sabi ko, hindi agad-agad magko-communicate yung lens ko sa camera body na meron ako ngayon. So yung adapter na ginamit ko para mag-communicate yung dalawa, ito yung K&F concept mount na adapter. Bali Nikon G to Sony E-mount siya. Wala namang special dito sa mount na ito. Ito din yung ginagamit ko for almost 3 years na din. Ito nga pala yung nakakabit dito sa 50mm ko. Ito yon. Wala namang special dito sa mount na ito. Nagamit ko na rin siya for almost 3 years na din. Construction and material naman na ng item ng tool na to is meron siyang plastic pero metallic yung frame niya, tapos may alloy / metal focus ring din siya. Bali nga pala itong mount na nakuha ko is yung manual focusing siya. May mga version naman na meron siyang autofocus function pero syempre mas mahal na ito. Ito din kasi yung kinuha ko kasi yun nga, cheaper siya tsaka hindi ko naman siya babad gagamitin. Sakto lang siya sa needs ko, kaya ito na yung ginawa ko. Ngayon, paano ba gamitin ito? Very simple lang. Kukonnect mo lang yung lens sa isang side, tapos the other end naman, diretso na sa camera. Ganun lang. Ngayon, pwede ko nang magamit itong Nikon lens ko dito sa Sony camera ko. Nga pala, yung mga lenses ko na meron ako ngayon is yung 105mm f2.8, 50mm f1.4, 82-200 f2.8 lens na push and pull na tawag na nila isang lens, lumang-luma na. And then wide lens ko, which is the 20mm naman, old lens, f2.8D siya. So manual din. Unless may motor yung camera body nyo para magkaroon siya ng autofocus function. Kapag may nagamit nga pala kayong ibang brand ng adapter dyan, ibang brand ng mounting system na ginamit nyo, i-comment nyo naman sa comment box below para ma-check ko din. So that's all for today's video. Sabi nga na nakakarami. Wala yan sa pana, nasa pumapana niya.